Ito ang river rafting, isang water sports na gumagalaw sa pamamagitan ng pagpaago sa ilog from top of the mountain pababa sa level ng dagat. And that's the normal scenario. How about from sea level, paket ng mundo? At sa video na to, may kabaliktaran nito ng rafting na inaakala mo. Aakyat natin ng bundok 26 meters above sea level. Ang bangkang to. Este, ang bangkang to. May habang 200 meters at bigat na 30,000 tulinada. At ang tawag nila dito ay tangker-ker. Ang tanong kung paano? Kung paano baka mo aakyat ng bundok? Whoa! Tara, samahan niyo ako sa bansang Panama, which is kilala sa kanilang Great Engineering Wonder of the World. My darling, ang Panama Canal. I hunger for your touch. Welcome to Panama Canal! Jairo, sa bansang Panama, sa gitna ng gubat at kabundukan, ay may kanal na nagsisilbing daanan ng mga naglalakiang barko. Ito ang tanging shortcut na daanan mula Atlantic Ocean papuntang Dagat Pasipiko o vice versa. Kung dati-rati ay aabot ng 2 buwan bago marating ang Pacific o Atlantic side, ngayon sa pamamagitan ng Panama Canal, 8 to 10 hours na lang ay mararating mo na ang kabilang side. Kaya maliit o malaki, kaya yate o luxury ship, ay pare-pareho ang sistema ng pagtawid sa Panama Canal. Pipila ang mga barko sa anchorage area sa bukanan ng kanal at isa-isang papasok ng lock para maiangat ng 26 meters above sea level ang barko. Ang lock ay isang chamber na kayang mag-angat o baba ng barko sa iba't ibang levels sa pamamagitan ng pagpuno o pagbawas ng tubig sa loob nito. Pagkalabas ng lock, ang mga barko ay aakla sa Lake Ulawa at sabay-sabay na bay-baybayin as convoy ang lawa at kanal hanggang sa marating ang kabilang dulo nito. Tama ang narinig mo, may lawa sa gitna ng Panama Canal na siyang dinadaanan ng mga barko sa gitna ng kagubatan, subalit ito ay hindi pantay sa level ng dagat. So, nandito tayo ngayon guys sa gitna ng lake, sa gitna ng Panama. Kaunting kalaman, alam nyo ba, since 16th century pa, pinano at gawin ang proyektong ito? Ito ang sumunod matapos ang tagumpay na paggagawa ng Suez Canal sa disyerto ng Ehipto. At para makababa sa level ng dagat, ulit papasok ng lock canal ang barko, ilo-lower ang water level sa loob nito hanggang sa pumantay sa next lock. Bubuksan ang lock at sa pamamagitan ng mga locomotives, ililipat sa next lock chamber ang barko. Repeat the process until the last stage na maging sea level na ang barko. Oh, smile! Ang bayad sa pagdaan sa kanal na to ay tumatingin-ting na 50,000 hanggang $250,000 depende sa laki ng barko. At iba pa ang bayad kung gusto mong mauna sa pila. Pero bago pa man naging asset ng bansang Panama ang kanal na to, ang construction ng paggawa nito ay dumaan sa matinding pagsubok. You think of a sea level canal is just excavation and dirt disposal. Building locks required a lot of engineering. Pakulangan ng mga kagamitan at modernong teknolohiya, landslide, mudslide at malaria. Sakit ang dulot ng lamok na pumatay sa 1,000 trabahante ng kanal. Dumaan din sila sa matinding gera bago magkaroon ng independence sa bansang Colombia na dating sakop nito. Na siyempre, pinunduhan ng Amerika na alam naman natin kung bakit, diba? Today, ang Panama Canal ang pinaka-alternatibong ruta para mapabilis ang transportasyon at kalakalan sa magkabilang panig ng mundo, ang Pacific at Atlantic. Now na alam mo na to, tell a friend by sharing this video. Gracias, amigo!